It's a new day to challenge yourself. Take courage and be of service to others. Take care of yourself and your loved ones. Take confidence and give more than what's expected. And to take on these challenges, I take Daily C. It's a non-acidic vitamin C, so you can take it every day, giving you extra immunity and protection as you take your daily challenges. So don't take my word for it. Take on every day with Daily C. Guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach AJ Palmos. At kung bago ka lang sa ating YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa mga future videos natin. For today's video, gagawa tayo ng review para sa latest product nating Sante Barley Daily C 750 mg. Samahan niyo ako, tara. Today, ipapakilala ko po sa inyo itong ating product na Sante Daily C 750 mg. So, actually, meron po tayong existing na 500 mg, which is the Sante Barley Daily C. So, this is an extra C, or yung much higher na vitamin C content. I-unbox po natin ito ngayon. Sa label pa lang po niya, nakalagay rito is ascorbic acid. Actually, yan lang po ay label sa harap. Pero kung babasahin natin yung label na rito sa likod, this is sodium ascorbic. Yeah. And, ang maganda po sa bagong daily sin natin, instead na synthetic po yung ginagamit na capsule, ito po ngayon ay vegetable capsule na po siya. Meron din po siyang brand dito. Nakalagay po rito is super brand and halal seal. So, ibig sabihin po ito, pwede po sa mga kapatid natin, mga Muslim, na mag-take po ng ating vitamin C. Buksan na po natin. So, may seal po siya rito sa harap. So, para buksan po natin, pipisilin lang natin. And, ayan. Once po na ma-open na siya, ayan, ito po yung itsura niya sa loob. Ang una-una nyo pong makikita dyan is yung kanyang label. Ayan. So, meron po siyang maliit na papel. So, ito po yung makikita ninyo. Ayan. So, meron po siyang description, formulation, dosage, strength of medicine, product description. So, nandito pati po yung sa pH scale. Mamaya po, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano po yung nilalaman nito. Yung capsule po niya, ayan. Halos parehas po siya ng capsule ng ating regular na barley capsule. Kasi naka-enclose din po siya sa dark green na blister. Ayan po. Dark green po siya. And then yung label po niya. Ayan. Ascorbic acid daily C 750 mg. Ang kinaibahan po nito mula dun sa ating 500 mg. Ito po ay vegetable capsule na. Better version and extra protection. Mag-open po tayo ng isa. Ang itsura po ng capsule niya sa loob, ganito po. So, mukha po siyang ordinaryong capsule. Pero this is vegetable capsule po. So, ang kulay po niya is gray and green. Ito po yung kulay niya. So, per capsule is 750 mg of vitamin C. Pero dito po sa formulation niya, ang total na sukat po niya is 843.64 mg. Kasi yung sobra po dun sa 750 mg ay sodium. Yun po yung mineral niya para maging alkaline po yung ating vitamin C. Para mas ma-appreciate po natin kung ano po yung ating vitamins, alamin muna natin mula sa pinaka-basic. Ano nga ba ang vitamin C? According to Google, ascorbic acid ang kanyang generic name. It is water-soluble. It contributes to collagen production, wound healing, bone formation. It also strengthens blood vessels, supports the immune system, help the body absorb iron, and act as antioxidant. So, sa Tagalog,
Tumutulong po siya para mag-produce po ng collagen yung ating katawan. Tumutulong po ito para mapabilis po yung healing ng mga sugat and para po sa bone formation, sa pagpo-produce po ng blood. It also strengthen the blood vessels, yung mga ugat-ugat natin. Tinutulungan niya maging flexible or elastic through the production of collagen. It supports the immune system, pinalalakas niya po yung ating immune system. It helps the body absorb iron para po yung pag-absorb ng katawan natin ng iron, madali po siya na-distribute and act as antioxidant or yung tinatawag nating anti-aging. So yun po yung basic description ng ascorbic acid or vitamin C. Ngayon, ano naman po ang sodium ascorbate? Again, according to Google, ang sodium ascorbate, so sa maiksing explanation po, yung sodium ascorbate po is a combination ng ascorbic acid, which is the vitamin C, and then a mineral. Ang vitamins kasi, pag plain vitamins lang siya, ascorbic acid po yan. It's acidic to the body. Pero pag sinamahan mo po siya ng mineral like sodium, so it alkalinize yung acidity ng ating vitamin C. Kaya mas maganda po siyang combination. And sabi din po dito, yung combination po ng vitamin C and then the sodium, which is naging sodium ascorbate, ito po ay demonstrated to be more bioavailable. Mas nali siyang na-absorb ng katawan than any other form of vitamin C supplements. It is one of the best vitamin C combination supplement pagdating sa vitamin C. Dito po sa picture na to, makikita nyo po dyan yung acidity and alkalinity level ng mga pagkain. So, saan po ba nakakategory yung ating sodium ascorbate daily C 750 mg? Siya po ay naka-range sa 7.0 to 8.0. Ibig sabihin po, from neutral to alkaline. So, ang maganda po nito, pag ito pong iniinom natin, the sodium ascorbate po, katulad po netong nasa picture natin, sabi dito, is your body acidic? Yung body natin, from 3.0 up to 6, yan po ay highly acidic. Or habang tumataas po siya, nababawasan po yung acidity. From 3, highly acidic, then lesser acidity. So, pag nandiyan po yung katawan natin, it means acidic yung katawan, we have a poor health. Ibig sabihin, lahat ng klase ng sakit na available sa acidic na environment or acidic na body, pwedeng kumapit sa atin. So, example na lang po dito, ubo, sipon, at anything na papunta sa malalalang sakit like cancer. So, dahil acidic ang katawan, madali po tayong kapitan ng sakit. Pag po tayo nagtitake ng ating daily C 750 mg, ang katawan po natin ia-align niya into alkaline. Malalayo po tayo sa sakit, magiging protektado po tayo. The more na acidic yung katawan, madaling kapitan ng sakit. The alkaline the body, the better, good health po yan. Ngayon, ano po bang pinagkaiba ng regular vitamin C na ascorbic acid at sodium ascorbate? According again to Google, ang sodium ascorbate is a form of ascorbic acid vitamin C which is more bioavailable and alkaline. Unlike the ascorbic acid form of vitamin C, ibig sabihin yung purest form niya, which leads to stomach upset in some people. So, yung isa po is highly absorption po, bioavailable yung i-absorb ng katawan. Well, on the other hand, pag tinake mo ito as pure ascorbic acid, doon po nagkakaroon lalo ng acidity or upset sa mga taong mababa po ang tolerance sa acidity. Eh, Coach AJ, paano naman namin malalaman kung ilang milligram ang pwede naming inumin per day? According to Linus Pauling Institute, isa po itong malaking research institute na nag-aaral po ng mga vitamins, minerals, and other micronutrients, kung paano po ito nag-work sa loob ng katawan ng tao. According to Linus Pauling Institute, from 0 to 12 months old, hindi pa po tayo pwede mag-take na daily C. From age 1 to 3 years old, pwede na po sa bata na 400 mg of vitamin C. 4 years old to 8 years old, 650 mg. Age 9 to 13, 1,200 mg.
adolescents 14 to 18, 1,800 milligram, and adult 19 years old and older is 2,000 milligram and up. Ibig sabihin po, mas marami. So matotal po, kung magtitig po tayo ng Sante Daily C natin, sa mga bata po, recommended na po sa kanila at least 1 to 2 capsules every day. Sa isang adult naman po, better po na mag-take po tayo minimum of 4 capsules a day. Mas maganda po, mas marami, mas mataas, much better. Did you know that? In the Philippines, fact shows that cardiovascular disease is the number one killer in the country. Every hour, 9 Filipinos die in CVD. 1 out of 4 deaths in the country is due to cardiovascular disease. Hindi naman po explain ano, halos karamihan po na namamatay sa Pilipinas and even sa iba't ibang bansa, number one killer po nito ay cardiovascular disease. Sabi din po ni Dr. Paul Roche, half of heart attacks happen in people with normal cholesterol level. So, hindi pala ibig sabihin na mataba ka, pwede ka nang atakihin. Even if you have a normal cholesterol level, pwede ka pa rin atakihin. Let me give you this example. Itong beer. Beer loads up on food resulting in cholesterol level of 400 to 600 milligram per deliliters of blood. Then goes into hibernation. Beer daw po kumakain, maraming pagkain at nagpo-produce po siya ng maraming cholesterol sa kanyang dugo. Ngayon, pag po siya ay nabusog na, ang ginagawa po niya, natutulog po siya or nag-hibernate. How come it does not get a heart attack? Simple lang po yung sagot, they produce their own vitamin C. Unlike human being or other mammals po, hindi po tayo nagpo-produce even a single molecule of vitamin C. That's why we need to get vitamin C from our food that we eat. Isa pong magandang example na pagkukuhanan natin ng vitamin C ay katulad po nitong ating daily C 750 milligram. Kasi yung hindi po natin napuproduce sa katawan, ito po ang nagbibigay sa atin to give us protection. Summary, ito po yung mga benefits na makukuha nyo by taking daily C. Number one, this is immune system booster. Palalakasin niya ang inyong immune system. Number two, anti-inflammatory. Kung meron kang mga parting namamaga or may mga sugat, mabilis po yung maghihilom. Antiviral. Antivirus po ibig sabihin nito. Once na may pumasok sa iyong virus sa loob ng katawan, immediately, pag malakas ang immune system mo by taking daily C, madali niya po yung i-eliminate sa inyong katawan. Anti-aging. So, ito po, gustong-gusto to ng mga kababaihan, yung anti-aging. Aside sa magandang effect niya, immunity booster, anti-aging din po ang ating daily C. Anti-cancer. Yan, number one cause po niyan kasi highly acidic po ang katawan ng mga cancer patient. We can take high amount of vitamin C like daily C. Ang gagawin po niyan, gagawin niyang alkaline ang inyong katawan at hindi po pwedeng magstay ang cancer cell sa loob ng katawan dahil highly alkaline na ito. Most ideal form of vitamin C for mega dosing and intravenous administration. So, ito po yung pinakamagandang klase ng vitamin C na pwede mo pong i-mega dosing. Ibig sabihin, mas marami, mas maganda. At ito rin po yung form of vitamin C na ginagamit po for injectables, yung gusto mong padadaanin mo through vitamin C drip. Ito rin po yung magandang klaseng vitamin C na hindi po kayo magkakaroon ng problema. Maintain stability and proper functioning of blood vessels pipeline. So, dahil nga siya nga po ay nagtumutulong para mag-produce po ng collagen, so pinapatibay niya po yung mga ugat natin. So, pag matibay po yung ugat, malayo po tayo magkaroon ng heart disease dahil maganda po yung collagen production ng ating katawan because of high amount of vitamin C and it prevents heart diseases. And that's it for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung meron kayong mga additional information, research about vitamin C, pwede nyo po yan i-comment below and babasahin din po natin yan. Yung mga nakaka-experience na gumamit na po ng vitamin C, pwede nyo rin po i-comment yung inyong mga
personal experience and testimony. Maraming salamat po. Once again, my name is Coach AJ. Hanggang sa muli, God bless.